Sa masasayang araw ko itong nangyari. Tapos, at bilang team ay gagawin na, ginawa naman namin yung lahat kahit talo at least experience yung nangyari. At yung expectation mo dito ay nang previously yung last na nandito kami yung kasama ko rin yung skateboard ay naging simple lang at kumpara ngayon ay isang malaking event na nangyari at mas nag-improve yung event ngayon.
sa aming team niya tulad ng practice ay nahihirapan kami kasi yung iba't iba kasi may mga pasok kami sa klase na ang yung schedule namin ay hindi maayos at hindi namin ma-organize kasi yung glitch sa schedule. At gusto ko rin mag-shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Bacolod, sa mga classmate ko na nagsusupport sa amin kahit talo. At sa kaibigan ko sa CDO, si Jericho, at sa Chinsan, kay Charles, at sa Kalibo din, si Vince. Yun lang po, salamat. Gandang hapon po. Ako pala si Harry. Harry, yung engine name ko, position 4. Tapos, sabi niya lahat. So, pag-shout at ako, hello sa mga taga-Bacolod na nagsusuporta sa amin. Salamat sa suporta. So, salamat din kay Sir Dredd, yung head ng Steel Balls. Wala na po.
Teka, feeling ko may manok or fish and chips. Ay! Nahawa ako sa accent nyo. Hey, hey, what's up guys? My name is Gigi Guzzi of Retro TV. And I am here with the Dota 2 team, Steel Wolves. From Bacolod, right? From Bacolod City. Yes. Say hello to the camera. Hello. Hello, Bacolod. How do you say hello in Bacolod? Hello. Diba kayo, ano? City of Smiles? Smile. I'm guessing y'all don't have time to practice that much. But how long have you been a team? A year. And in that year, how many times did you practice? Practice for 2 weeks? We haven't practiced. For 2 weeks? Did not practice for 2 weeks. Why? Freestyle. So, alright. Okay. Watch out, pro team. There's a new style coming out from Dota. From Bacolod. Okay. You are going to be unpredictable. Okay. Now, next question. Are you guys sponsored? Yeah, sponsored. Organization in Dota. It's okay. Let's go to the next question. Of course, how was your tournament experience so far? Pumunta namin dito sa Manila ay talagang fulfilling talaga. At sa pagpunta naman dito namin, parang panalo na talaga kami. That's the kind of attitude that other teams should get. You know, even though they lose, you see, they're still positive. So, but they're still gonna play Dota, of course. Yeah.